morning. So, ito po ako nagtatopic po din, how to study, learn, and understand stress that subject. So, sa school pa lang to guys, isang subject lang talaga to. Just one subject. So, ngayon, hindihin natin yung mga procedure at saka style niya. So, ito lang po. Kung panahon na kayo, mag-study na kayo, di ba? Para tandaan mo lang yung pare sa chess, di ba? Tandaan mo lang ang formula para sa chess. Kailangan mo ang mga galaw mo or dapat ang mga steps na gagawin mo. First is yung 5 na daliri. LR, E number. Yung LR po is last resolve. Ending number ng last resolve po ha, pinaka-ending. Pangatlo yung 3 circle number niya. Yung ending number mo sa last result na pinaka-late is i-convert natin ng sample 2, 158, diba? So kagabi 110, so last result kagabi po ay 110. Ganun lang style dyan, kahit anong draw ganun lang gagawin nyo. Last latest result, yung ending number niya sa pinaka-late talaga na ending, convert niyo siya ng 3 circle number. Yung 0 naging 936. Yung isang number naging tatlong numero. 9, 3, at saka 6. Pagkatapos, hanapin yung mga pasakay niya or group number para magkasama sila guys, para sila ang magdodrawing dito sa ating board. Number representatives. So, dahil sa isang number na 0, naging tatlong number siya hanggang naging dumami siya. Di pagkatapos, i-locate natin sila doon dito sa board. Di ba? Pwede pagkatapos guys, nakita mo na yung LR. Review mo lagi. LR, last result. Latest last result. Ending number, i-convert siya. Yung 0 naging kagabi 110. So yung 0 naging 936. Yung 0 number nawala. So naging 936 siya ang meron niya. Then pagkatapos ay hanapin yung mga pasakay niya or group number niya. Then pagkatapos, hanapin yung reflection number niya, yung unang poste ng numbers. So, result kagabi, 110, naging 14. Tandaan nyo ha, 14 sa camera. So, ganun lang po guys ang gagawin nyo. Diba ang tandaan nyo? Then dito sa board, mag-study na kayo, mag-study, mag-learn, at saka mag-understand sa Swordless Game na formula ko. Ito lang tandaan nyo sa board. S, L, at saka D. So, ang S po ay sequence. Yung sequence niya ay pagkasunod-sunod. Pagkatapos ng, diba, yung sa board to ha, S is sequence, yung pagsunod-sunod niya. L is location niya. Kung baba, taas, o sa gilid. Pagkatatlo po ay direction. Direction, yung direction niya, yung saan siya papunta ang specific number niya sa specific location niya. So, ganun lang tandaan nyo guys. Hindi naman siya gaano kahirap. Kung nalilito pa rin kayo, please, magtanong kayo. Kung bago ka pa lang, please like and subscribe. Then, ito naman guys. Itong sinasabi kong formula na video ko ngayon, formula forever na talaga ito. Hindi na nyo kailangan bang malito. Kung malito pa rin kayo, mag-comment kayo or pag-suggest kayo para i-explain ko sa inyo na mabuti talaga. So, ganun lang guys. Repetition. Repetition po. So, kailangan po ay, bago tayo matuto guys, kailangan mo natin yung physical condition natin. Deep breathing. Diba? Yung kahapon, yung how to learn anything faster. So, i-memorize nyo yung guys, ang mga formula, isusulat nyo, i-take note nyo, i-practice. Kahit 5 to 10 minutes every day. At least araw-araw guys, mas malaki siyang factor, mas malaki ang improvement mo na matuto ka kahit isang linggo lang. Kahit isang araw-araw lang, kahit 5 or 10 minutes lang. Hindi naman kailangan na buong oras mo ay dito ka na lang dito sa Swordless. Pagkatapos lang, kung maggawa ka ng example, 5 minutes yung example mo, 5 minutes yung study mo. I-review mo lang sa gabi guys bago ka matulog or mag-study ka rin sa lesson, mas maganda guys sa gabi. Mas maganda din pagka kinabukasan o paghahapon. Depende sa, importante guys ay yung panahon na relax ka. Kasi pag-relax ang katawan mo ay madali mo matandaan ang ginagawa mo. Deep breathing, may tamang tubig ka. Sa kapag gabi, huwag kang matulog na matagal para di ka
Kasi investment siya guys sa katawan natin. Yung body posture natin guys, huwag tayo makayupo. Siyempre naka-cellphone yung leeg natin at saka yung likod. Lagi naka-cellphone. Nakakahina yan guys ng brain at saka nakakasira yan sa vital organs natin. Nakakahina. So, kailangan nyo po ay proper body posture. Straight at saka yung leeg ganito. Huwag nyo i-ganyan guys na lagi kayo nakayupo sa cellphone. Hindi ko naman sinisiraan kayo ha. Bali, ganun talaga ang totoo. Kung gusto mong mabilis yung utak natin, makagets tayo ng anong bagay, body posture, tama. Emotion mo, yung emotion mo guys ay hindi ka galit, hindi ka pagod, at saka hindi ka natatakpo. So, iwasan talaga guys, be happy lang talaga sa emotion. Pag-aapos ay happy opinion. So, talaga, kailangan mo ng positive thinking. Yung positibo ka, gusto ka sa ginagawa mo, kung gusto mo ito, talagang tandaan mo lang itong limang process guys. Tandaan mo lang limang practice. Yung LR, E number, 3C number, sign. Ang apat, pasakay, PY. Parang sumakay ng jeep or bus. Pasakay na, parang pasakay, pwede pasakay. Parang sumabay ka doon sa mga number niya. Kasi pag 3-0 ko number lang, kulang siya guys. So kailangan niya ng mga tropa, yung mga kasamang number niya. Pagkatapos ay reflection. Yung bus, kailangan niya ng salamin para makita mo ang likod. Sa unahan, di ba, ang salamin ng sasakyan guys, di ba, nasa unahan. So tawag na reflection. So kailangan mo tignan yung likod niya. So ganun lang guys ang gagawin nyo. At saka exercise 10 to 20 minutes every day. Kung hindi pa talaga kayo nakakalito, kailangan nyo ng push-up guys. Ang exercise, ang ginagawa ko guys ay push-up, sit-up, 10-10 or 12-12 araw-araw. Pagkatapos ay yung jogger loaded. Yung nakaupo din, ay naka, parang aso yung pag-ano din, ay parang push-up din siya. Patakbo-takbo. At saka yung nakabitay guys, at saka binubuhat po yung katawan. So kailangan natin guys ng kahit 5-10 minutes lang everyday na exercise, papaganda yun sa mood mo guys. Pagkatapos ay kumain ka ng mga tamang nutrition na pagkain. Para investment mo yan guys, kasi pag hindi tayo kumain ng tamang pagkain, lagi tayo nanghihina. Pag nahihina na tayo guys, gutom tayo, hindi tayo makapokus sa nagkakausap sa atin sa school, sa bahay, o sa trabaho. Hindi tayo makapokus kasi gutom tayo eh. So nagpupunta tayo sa instant food. So wag ganun guys. Kumain ng mga apple, mga healthy foods. Kasi mas maganda. Pagkatapos po guys ay interest. Bigyan mo ng interest yung ginagawa natin. Para pag gagawin mo na siya ng interest yung ginagawa mo, gusto mo talaga, hindi ka mababored. Parang interested ka, parang bilis mo lang mag-get siya. Pagkatapos po guys ay organize. Organize yung pag-iisip natin. Ano pa ginagawa ko? Ano ba? Ito. So, tandaan nyo guys, i-organize nyo lang gagawin nyo. 5 step lang at saka sa board, 3 step lang ang tandaan nyo. SLD. Dito sa pwede mo na siyang gagawin mo siyang mga letters. So, pag letters guys ay L, E, 3, LC, 3, P, F. So, gagawin mo siya ng mga letter. Gagawin mo siyang imagination story para makarinig ka guys. Then, relax, enjoy the day. Saka gagawin mo siyang linking word. Linking word guys ay, at gagawin mo siyang imagination. So, ang ginagawa mo, kailangan mo siya ng parang imagination mo lang sa sarili mo para makakonnect ka guys, para makasabay ka. Pag makasabay ka sa ginagawa ko, ito, kayo na magbibigay sa akin ng hearing number guys, sa mga winner tayo. Di ba? Mas matalino pa kayo kasi marami pa kayong time mag-study kaysa akin eh. Ayun, busy na ako mag-study, mag-aaral lang ngayon. Hindi na ako masyado mag-upload. Ngayon lang ako, bakante ang oras ko. So, sa susunod guys, itong video na to, ito ang referensya nyo. So, sana, lima, tandaan nyo lang lima. Last ending number. Ending number ng last result na pinaka-latest talaga. 110 kagabi. 0. Pagkatapos yung 0, i-convert natin na parang dollar. Yung 0 naging tatlong numero. 9, 3, at saka 6. So, tignan nyo lang po sa ibang part series kahapon na video para makita nyo yung part 2. I-explain ko kung paano ang naging 0 naging 9, 3, 6. Pagkatapos guys, kasi mahaba ang oras.
Pagkatapos, hanapin yung pasakay. Yung pasakay, doon pa rin yan na i-expand yan. Dahil lang sa ending number, guys, dumami ang, nangalaki yung zero. Yung zero, naging tatlo. Yung tatlo, nagkahanap siya ng mga kasama. Ipapractice nyo yan, guys. Papractice yan kahit 5 minutes daily. Papractice nyo lang yan. Pag zero, automatic, ganito. Pag 1, ganito ang resulta. Ganun lang din. Hanapin yung reflection number. Hindi naman siya mahirap tandaan. Kailangan nyo lang po, guys, ay interest. So, dito na lang po ha sa part 1. So, tignan na lang po sa part 2 at saka part 3 po. So, maraming salamat po. Kung bago ka pala, please like and subscribe. So, my time is limited lang. So, nagagawa ko ng video how to learn, how to study, learn, and study, understand, stress less. So, maraming salamat po, guys. Thank you po.